may mga balita na tila lumalabas na aalanganin si Kai Soto sa darating na World Cup, isang development na malaki ang side effect kung sakaling mangyari. Pero yun lang ay pinahayag na sa media ni Coach Jot Reyes. With all the uncertainty surrounding the Kai Soto situation, isa lamang halimbawa ang FIBA window na ito. Kailangan kasing mag-prepare ni Kai para sa bilig. At isa pa ay kailangang maagang nasa Japan itong ating kababayan. Gayon din si Carl Tamayo na kailangang maagang mag-ensayo. Kaya mayroong uncertainty, hindi kasiguraduhan para sa kampo ng ating kababayan. Kaya nag-iisip din itong si Coach ng ibang paraan sa mga pwedeng mangyari. At katulad nga na tila may conflict ang schedule ni Kai Soto. Matagal nang nakaplano ang Europe at US training na gagawin ng Gilas simula sa Mayo. Kung hindi magbabago, ang napagmitingan noong September 2022 ay i-announce na ang final pool sa May 22 na kung saan ang mga players na ito ay magkakaroon ng training camp sa Europe sa buwan ng Hunyo at pupunta rin ng Amerika sa July para din mag-training at magkaroon ng mga tune-up games. And considering Kai Soto, pagkatapos niya sa B-League ay dediretso siya sa Amerika para mag-training and base sa mga schedule ng Gilas ay tatamaan ang mga plano ng national team. Maaring makasama ni Kai sa July ang Gilas dahil yun ang buwan ng Summer League. Pero if you look back ay maraming Gilas practices na hindi makakasama si Kai. At ang schedule ng Summer League ay nalalapit na ang FIBA World Cup 2023. Kaya sa tingin natin ayun ang pinupunto ni Coach. For sure ay makaka-attend pa rin ng practice yang si Kai. Pero hindi na ganun katagal na tulad ng sa iba. Hopefully ay maayos ang lahat at mapag-usapan ang mga adjustments. And para kay Kai, ano kaya ang unahin mo, bayan o pangarap? Ang FIBA World Cup ay every 4 years lamang nagaganap, kaya sinisikap ng Gilas na makabuo ng mahusay na team. Pero ngayon, parang nagbago ang ihip ng hangin dahil wala lang shoe-ins. There are no shoe-ins in the team. Wala lang sigurado dahil kailangan mong pakita na ikaw ay committed at handang mag-sacrifice. Kaya hindi lamang kay Kai Soto ang challenge na ito, kundi sa lahat. Sino nga ba ang magiging available? Yun ang malaking katanungan. Isa pa sa nabanggit ni Coach, posible daw na kumuha pa ng isang naturalized na may height na 6'10 hanggang 6'11. Ito ba ay isang big man na pangsalo kung sakaling wala si Kai? Nabalita na noon na nakipag-ugnayan na ang Gilas sa 6'10 NBA player na si Noah Vonleh. Malamang siya ay isa sa kinoconsider. At ang isa pang pangalan ay ang 6'10 na si DJ Wilson. Ang tanong ay kung may oras ba ang mga players na yan na fit sa hinihinging oras ng Gilas. Noon ay naging successful tayo kay Andre Blatch dahil that time ay walang commitment sa NBA si Papa Dre. Imagine niyo na lang kung sentro ang kinuwang naturalized matik yan na walang Justin Brownlee at Jordan Clarkson sa World Cup kapag absent si Kai Soto. And speaking of consideration, wala naman duda na kinoconsider ni Kai ang paglalaro sa Gilas. Pero ang problema kung marami siyang commitment ay kailangan niya mag-desisyon. And sa ating nakikita, isa si Coach Jot Reyes na sumusuporta kay Kai Soto noon pa. Kaya hindi imposible na magkaroon ng maayos na usapan.